kumusta mga kasaliksik? Alam mo ba na mayroong mga nangyayaring pagkakamali sa kasaysayan na naging dahilan para masayang ang bilyong mga dolyar? Kaya mula sa pagkasira ng isang makasaysayang relika hanggang sa moisture ng ulan na naging dahilan para masira ang isang jet plane na may halagang bilyong dolyar, ay pag-usapan natin ang 10 pinakamahal na pagkakamali sa kasaysayan ng mundo. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin! Number 10, Balbas ni King Tutankhamun. Sigurado kong hindi mo akalaing natanggal o naputol na pala ang balbas ng burial mask ni King Tutankhamun, kung saan dahil sobrang makasaysayan ng relika na ito ay talagang nagpursige ang mga otoridad upang hanapin ang nakasira nito. Napagalaman ang mga trabador sa museo kung saan matatagpuan ang maskara ang nakaputol ng balbas ni King Tutankhamun. Nasa una ay sinubukan pang tumakas. Ang mga nakasira sa maskara ni Tutankhamun ay ang siyang nag-ayos din ito. Kung saan matapos nilang aralin kung paano ikakabit ang balbas ay napagalaman nila na hindi ito ang unang beses na naputol ito. Kung saan nadiskubre nila na dinikit lamang itong muli taong 1946 gamit ang glue. Kung kaya't madali lamang itong nasira, agad na nilinis ng mga nakasira ang natirang namuong glue sa balbas ni King Tutankhamun. At ginamit din nila ang 3D scanner at biwax sa naputol na balbas upang mas magtagal at mas maging natural ang itsura nito. Kung kaya't kung titignan mo sa kasalukuyan ang maskara ni King Tutankhamun ay hindi mo akalaing nasira o naputol na ito. Number 9, Millennium Bridge. Ang Millennium Bridge na matatagpuan sa siyudad ng London sa bansang England ang isa sa pinaka nakamamanghang tulay sa daigdig kung saan talagang makikita mo agad kung gaano na lamang kaganda ang pagkakadesenyo dito. Kung kaya't hindi nakatakataka na napakadaming mga tao ang agad na namangha sa tulay matapos itong ipatayo taong 2000. Ngunit kahit na napakagandang tignan ng tulay ay hindi naman ito nagustuhan ng publiko matapos nila itong gamitin. Tulad na gumigewang-gewang ang tulay kapag hinahakbangan ng mga tao na nagiging dahilan para matakot ang kahit na sinong tumawid dito. Ang pagkakamali nito ay nagdulot para agad na magsara ang tulay at ang mga taong nagdesenyo nito ay lumipat ng bansa at magtago sa kadahilan ng 6 na milyong dolyar ang nasayang sa kanilang pagkakamali o kung sa pera natin ito ay umaabot na ng 300 milyong piso. Agad na ipinayos ng mga otoridad ang tulay upang hindi na ito gumewang at matapos ang 2 taon ay nagbukas muli ang Millennium Bridge para sa publiko. Number 8, Piper Alpha. Hindi lamang pera ang posibleng masayang sa mga aksidente dahil pati na rin ang buhay ng mga tao ay posibleng mawala kung sakaling magkaroon ng insidente. Kagaya na lamang nang nangyari sa Piper Alpha na matatagpuan sa karagatan ng bansang Scotland kung saan sumabog ito taong 1988 dahil sa pagkakamali ng mga nagtatrabaho dito. Ang pagkakamali niya ito ay naging dahilan para masayang ang umigit kumulang 3 bilyong dolyar o sa pera natin ito ay katumbas na ng 150 bilyong piso. Habang halos 200 katao naman ang namatay o hindi na natagpuan muli. Kung kaya talagang makikita kung gaano na lamang kalaki ang posibleng maging epekto ng kahit isang pagkakamali. Number 7, Matabang Trend. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa'yo na may nagawang pagkakamali ang bansang France na nindaylan para masayang ang humigit kumulang 20 bilyong dolyar? Ang pagkakamalang ito ay ang kanilang pagpasya na gumawa ng mga matatabang tren sa pagkakalang magiging dahilan ito upang mas madaming pasahero ang maisakay sa sasakyan na sa una iisipin mong magandang idea. Ngunit dapat mong alalahanin na sadyang limitado lamang ang espasyo ng mga istasyon at mga rilis kung kaya't mayroong saktong lapad lamang ang sukat ng mga tren. Kaya kahit na 2,000 matatabang tren ang ginawa ng bansang France upang maging transportasyon ng mga tao ay dahil sa hindi posibleng magkasya ang mga ito sa rilis kahit matagal pa muna bago magamit ang mga matatabang tren na ito kung saan gumastos pa muli ng 55 milyong dolyar ang bansa upang mapaluwag at maiayos ang mga rilis. Number 6, Pagkakamali ng NASA. Hindi na bago sa atin ang kalaman ng mga satellite at iba pang mga bagay na pinapadala ng NASA papunta sa ating kalawakan ay kinikailangan ng malaking halaga upang mabaw sila kung kaya't sadyang napanghihinayang kung sila ay masira o mawala. Kagaya na lamang nang nangyari sa isang satellite ng NASA na kanilang gagamitin upang pag-aralan ng planetang Mars kung saan dahil sa maling kalkulasyon ng mga scientist sa pagpapadala dito sa kalawakan ay nasira ang thruster nito na naging dahilan para sumabog at maglayab ang satellite. Ang nasayang na satellite ay sinasabing gumastos ng 125 milyong dolyar
O sa pera natin, ito ay aabot na ng ilang bilyong piso. Kung kaya tinuturing na ang insidenteng ito ang isa sa pinakamahal na pagkakamali sa buong mundo. Number 5, mamahaling typo. Sigurado akong madami sa atin ang madalas na nagkakamali sa pagtatype sa ating mga devices na kadalas ang tinatawag na typo. Pero paano kung ang pagkakamali pala na ito ay posibleng maging dahilan para mawala ang napakadaming mga milyong dolyar? Ang pangyayari na ito ay nagkatotoo sa bansang Japan noong 2005 kung saan ang isang trabador sa Tokyo Stock Exchange ay nagkamali sa kanyang pagtype ng numero sa computer. Kahit ang kanyang tinutulungang kumpanya na Mizuho Security Company ay nalugi at nawala ng 220 milyong dolyar. Kahit na tinangka itong ikansela ng kumpanya ay huli na ang lahat, kung kaya't ang pagkakamali niya itong muntikan pang naging dahilan para sila ay bumagsak at magsara. Number 4, Yahoo at Alibaba. Sigurado akong pamilyar na tayo sa kumpanyang Yahoo. Pero alam mo ba na dati ay naging parte ng Yahoo ang Alibaba? Dahil sa sobrang sikat ng Yahoo noong nakaraang dekada ay napagdesisyonan ng kumpanya na kaysa ipilit pang i-manage ang Alibaba na hindi naman ganoon sumikat noon, ay mas mainam na lamang na ibenta ito at mag-focus sa Yahoo. Na talaga namang naging malaking nilang pagkakamali dahil tila ba nag-iba ang ihit ng tadana na sa kasalukuyan ay sobrang sikat na ang kumpanyang Alibaba. Habang ang Yahoo naman ay nalaos at nabankrupt na, kaya't ibinenta na lamang ito sa Verizon sa mas maliit na halaga kumpara noong nakaraang dekada. Number 3, Bitcoin. Maaaring pamilyar ka na sa online currency na tinatawag na Bitcoin, kung saan ang halaga lamang nito noon ay maliit at kayang-kayang bilhin ng kahit na sino. Okay, pwedeng mapanalunan kung sakaling bumili ka ng ibang mga bagay. Kahit napakadaming mga taong nagulat matapos tumaas ang halaga ng bawat isang Bitcoin, kung saan ang mga bumili at nagmamay-ari nito sa kasalukuyan ay naging instant milyonaryo at bilyonaryo. Pero kahit na mayroong mga pinalad, ay mayroon din namang mga minalas. Kagaya na lamang ni James Howells na bumili ng Bitcoin o napanalunan at nag-ipon hanggang magkaroon siya ng 7,500 nito taong 2009. Sa kasamang palad ay aksidenteng natapon ni James ang hard drive na naglalaman ng kanyang naipong Bitcoin taong 2013 matapos niyang linisin ang kanyang bahay, kung kaya't nang malaman niya na ang halaga ng bawat isang Bitcoin ay tumataginting na 17,000 dolyar o kung pagsasamain ay may halaga na ng 127 milyong dolyar ang kanyang pera, ay talaga namang napakalaking pagkakamali ang kanyang nagawa kung saan tila ba ginawa niyang basura ang mga daan-daang milyong dolyar na magpapa-instant bilyonaryo sana sa kanya. Number 2, Titanic. Siguradong alam na natin ang lumabag na barkong Titanic, ngunit alam mo ba na ang aksidenteng ito ay posibleng hindi mangyari kung nag-iingat lamang ang mga crew sa barko? Sinabihan na kasi ang mga crew at kapitan ng Titanic na mayroong mga iceberg sa dagat, kaya't mas mabuti na mag-ingat at magdahan-dahan sila sa kanilang paglalayag. Ngunit dahil hindi sila nakinig at sinasabing tinangka nilang alamin kung gaano na lamang katibay ang barko, ay hindi nila ininda ang posibilidad na masira ito at lumubog. At dahil sa kakulangan ng mga bangkap para gamitin ng mga pasahero sakaling magkaroon ng aksidente, ay talaga namang madaming mga taong namatay. Ang pagkakamali na ito ay talaga namang naging dahilan sa pangyayari na isa sa pinakamalagim na insidente sa kasaysayan ng mundo, kung saan nasayang $7.5 million na napakalaking halaga na noong panahon na iyon at mamatay ang humigit kumulang 1,500 katao. Bagay tayo dumako sa una sa ating listahan ay tignan ang larawan na ito, kung saan makikita ang pagtabingi ng isang barko na naging dahilan para mahulog ang mga daladala nito. Ang barko sa larawan ay ang MV Rina na tumabingi taong 2011 na nagdulot para maglaglag nito sa karagatan ng mga daladala nitong container. At dahil ang karamihan sa mga container na ito ay naglalaman ng mga langis at iba pang mga kemikal, ay hindi lamang ito naging dahilan para masayang ang mga mamahaling mga bagay, kundi nakasira din at nakadulot ng peligro sa ating kalikasan. Number 1, B2 Bomber Crash. Maraming mabansa ang gumagastos ng malaki para lang ipamalas kung gaano nga ba kalakas ang masasakyang pandigma nila. Pero kahit na ilang bilyon pa ang gastusin ay hindi pa rin maiiwasan ang kapalpakan na pwedeng maganap tulad ng nangyari sa B2 Bomber ng Amerika.
makikitang sa una ay komportable naman itong nakapag-takeoff at nakalipad ng maayos. Pero dito pa lamang ay may nakita na palang problema dahil mabagal itong mag-takeoff kesa sa inaasahan. At sa paglapag ng Dito Bomber ay doon na nga ito nag-crash at sumabog. Matapos imbestigan ay nabaga namang ang moisture na dulot ng pag-ulan ng naging sanhi kung bakit nasira ang skin flash air data sensor nito na nagdulot ng pag-crash ng eroplano. Pero sa kabutihang palad ay nakaligtas ang mga piloto, ngunit umabot naman ang $1.4 billion ang nasayang dahil sa pagkasira ng jet plane. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Totoo nga namang hindi maiiwasan ang pagkakamali, pero talaga namang nakapanghihinayang kung ganito kalalaki ang nasasayang na pera dahil sa isang pagkakamali. Kaya para sa'yo, aling pagkakamali ang pinanghinayangan mo? I-comment mo naman yun sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next video.